entrarem no programa. Isang OFW din na nangingi ng tulong sa Daman Saudi yan. Pakinggan natin yung ano nila, diyaryo. Kaligo ko lang. Nakita niya sa akin kanina yung panty niyang itim na may nakatusok na astili doon sa may sakangan, doon po sa may lagayan po ng napkin. Si Robbie, hindi ko po yun ginawa. Wala po astili doon nung tinupi ko yung panty na yun. Si Robbie, tulungan niyo po ako. Single mother ako. May dalawa akong maliliit na anak. 7 years old yung panganay ko. 4 years old yung bunso ko. May sakit. Matanda na rin po yung mama at papa ko. Kinawa ko po itong video kasi nadatakot na po ako. Tinis ko po lahat sa rapi. Yung paliligaw sa aking lima daw. Sinabihan niya ako na animal daw ako. Siniis ko po yun. Nagsisilaw-silaw rin po ako. Ipwede naman po niya ako sinaktan. Pero nagbantaw siya sa akin kanina po. Natatawag daw po siya ng polis. Dahil nga doon sa panty na mayroong nakatusok na karayong astili po yun. Paano po magkakaroon ng astili dito sa kwarto po? Ay wala naman po yun, si Rocky. Tulungan niyo po ako. Ayoko pong makulog. Kapag yung mga anak ko, wala akong kasalanan. Pumunta ako dito sa Saudi kasi akala ko, ito yung sagot na mabigyan ko na magandang kinabukasin yung mga anak ko. Pero hindi ko alam ito yung mangyayari sa akin. Tulungan niyo po ako. Ako po si Geraldine A. Arellano, 26 years old, single mother po ako. Ako po ay nakatira sa Kulungkur, Parnawasa, Barangay Commonwealth, Quezon City. Nandoon po yung parents ko. Yung agency ko po sa Pilas is True Force. Tulungan niyo po ako. Yung pangalan po ng employer ko ay si Mohamed Munsur Alasmari. Ang address ko po is nandito po sa Cordoba, Exit 9, sa Alshaima Street. Tulungan niyo po ako. Wala akong kasalanan. Ayoko pong makulog. Natatakot na ho ako. 3 months late na lang po. Uuwi na ako sana ng Pinas. Finish contract na ako. Pero hindi ko alam bakit ganito sa akin yung ama kong babae. Wala naman po akong ginawang masama. Hindi mabuti naman ho ako sa kanya. Kahit na sinisigawan, tinapaya niya ako sa harapan ng mga anak niya, ng asawa niya,
at ng mga kapatid niya. Hindi niya ako tinatrato ng maayos. Madamot pa siya sa pagkain. Limit na yung kinakain ko dito. Iniinsulto niya rin ako, pero minsan hindi po ako lumaban. Hindi ko siya sinagot. Pero na dahil lang dun sa panty na may nakatusok na aspili, kahit hindi ko po ginawa, ipapakulog niya ako. Gusto ko na umuwi ng Pilipinas. Talungan niyo po ako. Mawawala naman po kayo sa akin. Natatakot na po ako. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. Talungan niyo po ako. Pang, panawarin niyo po ako. Tulungan niyo ako, Ma. Alam niyo po na hindi ako ganun prasinta. Natatakot na ako. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Tulungan niyo po ako. Agency ko, True Force, Mom, Dad, tulungan niyo po ako. Gusto ko na umuwi po dyan sa Pinas. Kahit 3 months na lang ako, ma-finish contract na ako. Kung ganito rin ang dami ng amo kong babae, pipiliin ko na lang po umuwi. Tulungan niyo po ako, Mom, Dad. Please po. Ayoko na dito. Diyos ko, napanood ko yung video niya. Feel na feel ko yung ramdam na ramdam ko yung takot niya, yung pangamba niya. Sana po matulungan siya ni Sir Rapitol po. Pero yun mo, Diyos ko, siguro ganun na lang yung amo niya, si Luz, kung ano pa. Dahil nga, malapit na siya matapos sa kontrata at gusto na niya umuwi. May mga amo talagang ganyan na mapagbintang. Pero yun ako. Ganito na lang, B. Hindi kita kilala. I include you in my prayers. Na sana po magiging okay na po yung sitwasyon mo, Diyos ko po. Hirap talaga. Ay, you know, naiyak ako sa ano niya. Naiyak talaga ako sa pinto niya kasi naranasan ko dati nung unang apo ko sa Libanon. Ganyan yung amo ko. Ay, you know, Lord. Sa lahat po ng OFW, ingat-ingat po tayo. May God ever bless us po, mga kabaro, mga ka-OFW po. Thank you for watching to my video.